Hello guys, it's Shaina Laforte and welcome back to my YouTube channel. 1, 2, 3, fuck it. Yun, ang dami nagtatanong sa akin kung paano nga ba ako nagbawas ng timbang at paano ako pumayat. And na-share ko na rin to dati sa Facebook ko and isa-share ko lang dito ulit dito sa video na to. Ipapwento ko talaga lahat kung paano ako naging mataba and kung paano rin ako nabawasan ng timbang. So ayun, isa-share ko dito yung weight loss journey ko at magbibigay din ako ng mga tips na mga pwede niyong gawin at makakatulong sa inyo para mabawasan kayo ng timbang. Disclaimer lang po muna, I'm not a professional, I'm not an expert para magbigay ng payo or magbigay ng mga dapat yung gawin para tumulog kayo. Lahat lang po nang sasabihin ko is based on my experience, lahat lang po ng mga nakatulong sa akin para mabawasan ako ng timbang. Lahat nang sasabihin ko is pwedeng hindi maging effective sa iyo. So pwede rin naman maging effective. So malalaman mo lang kung itatry mo na. Kasi magkakaiba tayo ng klase ng katawan, ng metabolism, at ng height. But before I start, don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kasi kung mag-upload ako ng panibago kong video. So ayun, mata pa lang ko, hindi naman ako mataba. Ayan, kung nakikita nyo, hindi naman ako mataba, chubby lang. Pero yung mukha ko talaga is bilugan talaga siya, shopaw talaga. Kaya mukha pa rin akong mataba kasi gawa nga nung pisiko. And nung nag-elementary ako, hindi rin naman ako sobrang taba, parang chubby lang talaga siya, ayan, ganyan. Pero inaasar pa rin nila ako na, ah, boy, ganun kasi nga, sa buong klase, ako lang talaga yung pinakamatangkad. Ako lang yung pinakamatangkad, kaya parang nagmumukha akong mataba kasi ang laki kong babae. Pero wala naman akong pakialam kung inaasar ako dati kasi syempre, bata pa ako noon. Ang nasa isip ko lang noon, maglaro, kumain, mag-aral, yun lang. Wala akong pakialam kung inaasar ako. Saka normal naman yung weight ko noon. Nasa healthy weight naman yung timbang ko na. Tapos, nung nag-high school ako, parang, ayan, na high school ako niyan, parang pumayat niya ako eh. Kasi syempre, nagdahan talaga, di ba? So, grade 7 hanggang grade 10, normal naman yung weight ko. Nasa healthy weight naman ako kasi tuwing nag-i-start yung class and yung sa PE namin, lagi pinapa-compute sa amin yung BMI namin. And ang lumalabas naman is healthy weight ako, normal weight. Then, nung nag-senior high school na ako, nung grade 11 ako, bigla akong lumubo. Ayan, grade 11 and grade 12, ayan na yung itsura ng katawan ko. Bigla talaga akong tumaba. Sarap kumain eh, di ba? Kain lang ako ng kain mo, wala akong pakialam sa katawan ko kung tumataba ako. Basta, mabusog talaga ako. Kahit nga, busog na ako, kumakain pa rin ako eh. Kaya siguro, ayan, tumaba nga ako ng ganyan. And nagsisikipan na rin sa akin yung mga pantalon ko, yung damit ko, minsan hindi na kasya, masikip na. Kasi nga, tumataba ako. Pero hindi ko pa rin pinansin kung tumataba ako, kain pa rin ako ng kain nun. Then, nag-college na ako, first year college. Mas lalo pa akong tumaba. Ayan. Mas lalo pa akong lumubo, lalo na yung mukha ko. Shopaw na nga yung mukha ko, mas lalo pang lumaki. Ayan, kung nakikita nyo. Kain pa rin ako ng kain. Kahit busog na ako, kumakain pa rin ako, lalo na pag naboboard ako. Kakain lang ako, ganun. March 2020, biglang nag-lockdown. Biglang nag-declare na walang pasok. So, ayun, hindi wala kami pasok. Lahat kami pinasa. So, pasado naman talaga ako. Pasado naman talaga ako. Char. So, ayun, wala nang pasok. Nag-lockdown na. And yung time na yun, bored na bored talaga ako sa bahay. Wala talaga akong magawa. So yung kain lang ako ng kain nun. Kasi syempre, nasa bahay ka lang. Tapos nung May 2020, ang dami kong nakikita nagpapapayat. Lalo na sa mga social media, sa TikTok, ang dami kong nakikita mga nagpapapayat. Ibang pumayat na. So ayun na nga, naisipan ko magpapayat. Sabi ko, i-challenge ko yung sarili ko na magpapayat. Sabi ko, 3 months lang kasi syempre, i-challenge ko lang naman yung sarili ko, wala lang akong magawa sa bahay. Kaya i-challenge ko lang yung sarili ko na magpapayat ng 3 months. And bago ako nagsimula, syempre, minesure ko muna yung waist ko. Ayun nga, lumabas, size 34. Tapos, chinek ko rin yung timbang ko, ang lumabas, 68 kilogram. O diba, bigat. Eh, yung height ko, 5'4 lang. So, overweight na talaga ako. Kaya, naisipan ko na, bakit hindi ko gawin na healthy yung weight ko. So, ayun, nag-search ako ng mga pwede kong gawin para pumayat ako, para mabawasan yung timbang ko. Nag-search lang ako sa Google, sa YouTube. Tapos ayun, nagtanong din ako sa iba kung ano bang mga pwedeng gawin para umayat. Tapos nakita ko yung fasting. So nahiwagaan ako, ano yung fasting? So ina nga, sinerge ko, inalam ko kung ano yun. Tapos, ang napili ko nga is yung OMAD, yung 1 meal a day. So feeling ko kasi, mas madadalian akong gawin yun kasi nga, hindi talaga ako nag-almusal. Kasi nasanay na lang siguro kasi nung high school ako, ganun din ako. Hindi ako kumakain ng almusal. Pag trip ko lang, doon lang ako kakain ng almusal. So i-explain ko muna sa inyo kung ano ba yung ibig sabihin ng intermittent fasting or fasting. So, intermittent fasting or fasting is an eating plan or schedule of eating meals. Parang ikaw yung mag-i-schedule ng pagkain mo, kung anong oras ka kakain. Dalawang bagay lang naman yung gagawin mo sa intermittent fasting.
kakain ka at magpa-fasting ka. So kapag fasting time mo na, ang gagawin mo na lang is iinom ka na lang ng tubig. Wala ka nang ibang gagawin kundi uminom lang ng tubig or tea. Yung iba kasi ang ginagawa is tea. Pero wait, meron tayong 6 types of intermittent fasting. Hindi lang OMAD is 16:8, OMAD, extended fasting, alternate day fasting, one day per week fasting, and fat fasting. So ang pinili ko nga dyan is yung OMAD. So ayan yung napili kong gawin. Pero sobrang dami pang klaseng fasting. Ayan lang yung nilagay ko dito kasi ayan lang yung mga common na ginagawa ng ibang tao. Ayun, OMAD nga yung napili ko. 1 meal a day. So ang ibig sabihin ng OMAD is you will consume your meal in 1 hour only. So para mas maintindihan nyo, kain lang kayo ng 1 hour. Then yung 23 hours na natitira, fasting mo na yon. Dun sa fasting na yon, wala kang gagawin doon kundi uminom lang ng tubig or tea. So lunch yung napili ko kasi ito yung time na active ako at kailangan ko ng energy. Pero yung iba kasi ang ginagawa is sa gabi. Pero depende naman sa inyo yan kung saan kayo active, kung anong oras kayo active. 12 noon hanggang 1 p.m. lang. Tanghali lang talaga. Nag-rice ako. 1 cup of rice. Minsan 1 half of rice. Kasi based on my research, hindi naman nakakataba yung rice. Tumataba tayo dahil ang dami natin nakukonsume na carbs, ang dami natin nakukonsume na rice. Pero hindi talaga nakakataba ang rice. And sa ulam, hindi ako naging strict. Kung ano lang yung ulam sa amin, ayun lang yung inuulam ko. Basta mabusog lang ako, ayun. Ayun para sa akin, ayun lang importante. Mabusog ako. Tapos ayun, magpa-fasting na ako. After my lunch, eto na yung kapartner ko. Eto na yung iniinom ko. Tubig lang talaga. Hanggang sa maggabi, hanggang sa matutulog na ako, tubig lang talaga. Nakaka-anim akong ganito sa buong araw. Pero minum lang ako pagkatapos ko umihi. O, ganun lang, pulit-pulit lang. Nung first day kong gawin yun, medyo nahihilo-hilo pa ako. Siyempre, nagbago pa yung katawan ko. Pero yung mga sumunod na araw na, second day, third day, okay na, medyo nasasanay na yung katawan ko sa pagpa-fasting. Pero gumawa naman ako ng sarili kong cheat day. So, once a week lang yung cheat day ko. Tuwing Linggo lang. Doon sa cheat day na yun, doon ko lang kinakain yung mga gusto kong kain. Tulad ng milk tea, chocolate. Tapos nag-workout din ako, nag-exercise din ako. Pero 3 times a week lang kasi may daily routine din ako sa bahay. May ginagawa din kasi ako sa bahay. Ang workout na ginagawa ko is arm workout, belly workout, leg workout. Nag-squat din ako and nagsusumba rin ako. Oo, nagsusumba ako sa kwarto ko mag-isa. 40 minutes to 60 minutes lang ako nag-workout. Basta mapawisan lang ako, ma-stretch lang yung katawan ko. Ilalagay ko na lang sa description box yung mga workout na ginagawa ko kasi sobrang effective talaga niya. Sinimulan ko ngayon noong May 18, 2020. Then after 1 month of doing OMAD or 1 meal a day, nabawasan ako ng 4 kilos. In just 1 month pa lang yun. Tapos napapansin ko medyo lumiliit na nga yung tiyan ko. Pero hindi pa ako nag-measure noon. Tinuloy-tuloy ko lang yung pagpa-fasting, pag-OMAD. Then after a month, 2 months, then ayun, 3 months na, ito na ako. 55 kilogram na ako. Tapos tinignan ko din yung waist ko. Nasa 28 inch na siya. So, ang laki nang nabawas talaga. Tuwang-tuwa talaga ako nung nag-measure ako noon. Yung braso ko, nabawasan talaga siya. Lumit talaga siya. Tapos sobrang saya ko kasi meron akong ganito. Ayan, kita niyo ba? Collarbone. Kasi dati wala talaga ako niyan. Puro taba lang talaga ako. Puro taba lang talaga yung nangyayari ko dati. Ngayon, nakikita ko na siya. Ayan. Oh my God! Yung sa face ko naman, nabawasan lang siya ng double chin. Saka dito. Pero, siopaw pa rin siya. Tapos, nag-post agad ako sa Facebook noon. Siyempre, proud na proud ako sa sarili ko. Pero, it's normal naman na maging proud ka sa sarili mo kasi pinaghirapan mo yun. So, after 3 months na yun, napag-OMAD, in-stop ko na siya. So, ang ginawa ko na is OMAD. 2 meal a day yung ginagawa ko. Tanghali lang ako kumakain at gabi. Minsan, tanghali or hapon. Ayun, ganun. Ayun, hindi naman na bumabalik yung dati kong taba, yung dati kong kilogram. Hindi naman. So, ayun, nakuwento ko na nga sa inyo lahat. Bibigyan ko naman kayo ng mga tips na mga pwede niyong gawin at makakatulong din sa inyo sa pagbabawas ng timbang. First, drink a lot of water. So, isa talaga yan sa nakatulong sa pagbabawas ko ng timbang. Pinaka-effective talaga yung water na yan sa pagbabawas ng timbang. Pero kahit hindi ka nagpapapayat or nagbabawas ng timbang, uminom ka palagi ng tubig kasi sobrang importante talaga ng tubig sa katawan. Second is exercise. So, importante talaga na nag-exercise tayo, napapawisan tayo at na-stretch yung katawan natin. Para hindi naiipon yung taba. Third, have a goal. So, before ka mapapayat, dapat may goal ka na. Ano bang goal mo na waistline? Ano bang goal mo na timbang? So, ayun, dapat pinagpaplanuhan mo muna yung pagpapayat mo bago masimulan. Fourth, focus and be consistent. So, dahil nga may goal ka na, kailangan mo nang maging consistent para maabot to. Fifth or panglima, challenge yourself. So, kung yung challenge naman is pagpapayat, why not, diba? Sixth or panganim, think positive. So, ayun, huwag mong iisipin na hindi ka papayat.
So, pag inisip mo talaga na hindi ka papayat kasi hindi ka kumikilos. Pero kung kumikilos ka, papayat ka. Kasi weight loss is a process. Then, my last tip, sumali kayo sa mga group page ng mga nagpapapayat. Tulad na lang itong Intermittent Fasting Philippines. Yan. Yan yung unang-una kong sinalihan na group page nung nagsisimula pa lang akong magpapayat. Sobrang laking tulong yung group page na yan kasi ang daming tao dyan na nagpo-post ng before and after nila. Diba? Nakaka-inspire yung ganun. Mas ma-motivate ka pang magpapayat kasi nga, nakikita mo na effective sa kanila yung mga ginagawang fasting. Basta marami kang matututunan sa group page na yan. Ayan yung group page. Sumali ka na dyan sa group na yan. Makakatulong talaga sa yan. And ang dami din tao dyan na pwedeng makatulong sa'yo. And nakikita nyo rin dyan yung post ko. Nag-post din ako dyan ng before and after ko. And sobrang dami rin talagang na-inspire. So, ayun lang yung tips na may bibigay ko sa inyo. Kayo pa rin naman ang susunod kung gusto niyo magpapayat. Magpapayat na kayo kapag ready na kayo, kapag handa na kayo. And sobrang dami pang alternatives na pwede mong gawin para mabawasan yung timbang mo. And lagi mo rin tatandaan na your worth is not defined by the size of your weight. Your body, your decision. So, ayun, kung nagusto mo ang video na to, don't forget to like and share. And kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. And click the notification bell para makikita ka soon ka-upload ako ng panibago kong video. At ayun, dito na nagtatapos ang video to. Thank you for watching. Stay safe!